Aí quando eu Yan, falei, oi, Ayana, eh, full grabe. moon phone. Oh, di ba? Ba't may Pero hawak, pabit meron mo. kang isang photo dito, hawak mo yung camera. Ah, kasi parang ang bigat kasi nung camera, eh syempre bagitong reporter ka. So parang gusto ko rin ma-feel kung gaano ba kabigat yung binibitbit ng cameraman ko. 15 kilos yan ah, yung ganyang klase ng camera. Wow. Tsaka milyon ang halaga. So, ano, dahan-dahan kong inilapag yan afterward. Ano, okay, ito. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang news coverage mo? Alam mo, madami. Kasi parang ilang presidential coverage, yung presidential election coverage yung pinagdaanan ko. Tapos nakapag-cover tayo ng Yolanda, ng Ondoy, halos lahat na yata ng Bagyo. Nakapag-cover tayo sa Marawi, pagputok ng Bulkang Bulusan. Marami eh. Pero kung tatanungin mo ako ano yung pinaka hindi ko malilimutan dun sa mga coverages na yun, is yung time na nag-cover ako ng ano, Bulkang Bulusan, tapos meron kasing baby doon na sinasabi nila na pinaglihi daw siya sa vulkan. Merong mga deformities yung baby. Pero hindi pa kasi siya na-check ng doktor, ng specialista. So, nag-pave ng way yung opportunity na yon ng coverage para madala sila sa Maynila, matulungan sila ng Kapuso Foundation, and then for the first time, na-check siya ng specialista. So, yun yung mga klase ng storya na hindi ko talaga malilimutan beyond the historical events ano, na na-cover yes. natin for the past few years. Kasi you were also able to change the lives of that family. Mm-hmm. Kasi ikaw yung naging daan para mapunta sila sa Manila for with Kapuso Foundation. Yun yung masarap sa trabaho ng pagiging reporter. Yung public service na gagawa mo siya. Hindi mo kailangan ma-elect sa Correct. Public office. Correct. Tapos, ito yung question ko. Kanina ko pa gusto itanong to eh. Bakit naging Steve Dailisan? So ito, parang ano siya eh, parang nung umpisa kasi, nag-umpisa ako sa GMA, yung tawag ng mga sources namin, yung mga in-interview namin, tinatawag na ako Dave, Steve, kung ano-ano, kasi maikli nga yung Steve. Eh yung mga kapatid ko, Vanes, puro tagdadalawang pangalan sila, Stephanie Joy, Cheryl Ann, ganun, Robert John, yung mga ganun, tagdadalawa. Ako, Steve lang, kasi sabi ng mami ko na, ah, lalaki to, tamad to magsulat. So, Steve. Binalikan mo yung mami ko, sabi ko, mati na mo, kung ano yung tinatawag nila sa akin. So, sabi, hindi bali anak, long E naman yan. So, sabi ko, ah, long E pala ha. Long E pala ha. Ayan, so binalikan so, doon mo na ko ha, yung idea. Doon. So, sabi nila Jessica, so, tatlong E na lang, tatlong E. So, tatlong E na lang. Long E siya. Oo, kasi importante kasi sa mga reporters, no, na kahit pa paano, may recall ka, mas madali kasi. Parang may imaginary trust yung mga tao sa'yo na parang, ay, si ano to ha, papa-interview ko. So parang, yun. So malaking tulong siya. Oo, tama yung sinabi mo, yung may recall. Kasi nga, katulad na nabanggit ko kanina doon sa intro natin, pag nanonood ako ng news, tas narinig ko yung boses mo, sabi ko, ay, alam ko kung sino to. Si Steve to. Steve Dailisan, sabi ko na nga, eh, ganoon. Kasi ganun din, kahit si Oscar Oida. Si Oscar Oida, pag sinasabi niya rin yung pangalan niya, akala mo, machong-macho yung dating, di ba? Oscar Oida! Nakatutok! 24! Ganun, di ba? So parang, kailangan talaga may recall. Oo, importante talaga yung record. Kaila, yung tiwala ng tao, para sa ano eh. Pag hindi mo kilala, kinakailangan natatandaan ka para pumatay sila. Oo, nakakatuwa naman yun. Okay, so now guys, mga ka-Justin, alam na natin kung bakit naging longest E sa ano sa larangan ng ano ng telebisyon tsaka sa journalism yung etong si Steve.